realize that knowing looks different to each when living authentic. Do more exploring, deeper than knowing just what is essential for life that is thriving. Go deep, mute out the chatter. Alas 8 ng umaga noong dumating kami sa probinsya ng La Union. Pagbukas pa lang namin ng bintana ay bumungad na ang simoy ng karagatan ng Norte. At ang first stop namin, ang Baluarte Watchtower ng La Union. Located sa bayan ng Luna, ang Baluarte Watchtower ay isang makasaysayang struktura na binuo noong 17th century bilang coastal defense laban sa paglusog ng mga pirata. Nakaharap sa West Philippine Sea, ito ay nagsilbi rin bilang vantage point para sa mga lokal na gwardya upang maprotektahan ang lugar. Kapansin-pansin din ang estilong arkitektura ng mga Espanyol sa itsura nito. At isa ito sa mga natitira pang tore sa buong rehiyon. Matapos namin magpahangin sa Baluarte ay tumungo na kami sa susunod naming destinasyon, sa Nalvo Pebble Beach. So, pumasok tayo ngayon dito sa Bato de Luna. May entrance fee siya na 50 pesos. Art gallery siya, di umano. Sa loob ay isang art gallery na puno ng likha ng mga Pinoy artists. Mula sa mga painting hanggang sa mga eskultura. Ang Bato de Luna ay isa rin magandang park para tumambay, mag-chill at kumain. Halos katabi lamang ng Bato de Luna ay ang tanyag na bahay na bato. Ang bahay na bato ay isang unique na tipo ng bahay dahil lahat ay yari sa bato. Mula sa sahig hanggang sa mga furnitures. Itinayo noong taong 2000, ang bahay na bato ay nakatirik mismo sa Nalvo Pebble Beach. Kaya naman puro pebbles ang makikita nyo rito. Makakakita rin kayo dito ng iba't ibang likhang sining mula sa mga inuwit na kahoy at bato hanggang sa mga makukulay at malikhaing mga murals. Pantropiko. Driving all the way south ay nadaanan namin ang Almeida Man-Made Forest na puno ng tanim ng mga mahogany at mga akasya na puno. Ayun guys, andito kami sa Almeida Man-Made Forest, kung saan pinanim nila lahat ng puno dito by hand, no? Mga residents ng La Union. So, yeah, ang ganda dito. It really cools the place.
Grabe rin yung shade na nabibigay ng mga puno dito. Talagang napaka-helpful dun sa mga dumadaan dito sa highway na to. So yun, kakatapos lang namin mag-lunch, punta kami now sa Fat Wave para mag-check-in na kami dun sa accommodation namin. Dahil nanggigitata na kami, dugit na kami, sobrang init dito sa La Union. Gusto namin maligo at mag-siesta ng konti bago kami gumala ulit mamayang hapon. And guys, so we are here sa Fat Wave Resort. Dito yung accommodation na nabook namin. Ito yung room namin, nasa ground floor, room number 4. Yung room na binook namin ay good for 4. May dalawang queen size bed, sobrang lamig na aircon, tila ba ayaw magpabangon ng mga kama dito. Okay din yung CR nila, by the way. Malakas yung tubig. Sa labas ay ang hallway papunta sa kanilang admission office at katabi nito ay ang kanilang resto bar na nakaharap sa Urbistondo Beach. Kaya matapos namin magpahinga, pre, tatambay na. I even need narration para sabihin kung gaano kaganda ang sunset sa La Union? Well, samahan nyo na lang kami. Maglakad at pagmasdan ang mesmerizing LU sunset. Ulap guys, kaya hindi namin maano nang masyado yung sunset. Ma-enjoy masyado. Paulan-ulan. Ayun guys, so maglalaad-laad muna kami dito sa kalsada ng La Union. Dito lang sa along Urbistondo Beach. At ito na nga yung all famous 7-Eleven ng LU. Nay, may bibilin lang ako sa 7-Eleven saglit. Yung 7-Eleven. Yung 7-Eleven. So, ayun guys, yun yung day 1 natin dito sa La Union. Ganda pa rin dito sa La Union kahit na umuulan. Maganda pa rin yung mga places na nabisita namin kanina. So, bukas ang target namin puntahan is Tangadan Falls tsaka yung Imuki Island. Sana makisama sa atin yung panahon para makababa tayo dun sa Tangadan Falls kasi isa yun sa mga pinaka-trip ko talaga puntahan dito sa La Union. So, see you tomorrow. Tulog muna kami. Good night guys. Bukas ulit. Another day of exploration dito sa La Union. Taas na ng araw, grabe. Alas 8 pa lang.
Pagkatapos namin mag-breakfast ay sumakay na kami ng tricycle papunta sa tourism office. 20 to 30 minutes yung biyahe mula Fatwave, pero yung mga tanawin na makikita nyo on the way, simply amazing. Lang namin yung habal ride namin. Tigigisa aming habal papunta dun sa jump off point ng Tangadan Falls. Another 15 to 20 minutes mula tourism office hanggang jump off point ng Tangadan Falls. And again, the view on the way, lush green fields, mountains, forests, chef's kiss. Dito na kami sa drop-off point ng Tangadan. Grabe yun, roller coaster sa habal. Trek na naman tayo. Mabubuhay na naman ang mga dugo-dugo laman-laman natin dito. more or less 300 steps daw na ganito. Ganong kalayo papunta dun sa falls. As usual, pagpupunta tayo ng falls, matik, baba malala ng hagdan yan. Kaya bumaba kami nang bumaba hanggang marinig at makita na namin ang nasabing falls. Well, sino ba namang pupunta sa falls tapos hindi maliligo, di ba? Ayun guys, may cliff diving. Try kaya natin. Yun o. Mababa lang naman. Pero ayos din yan. Tanong, is it all worth the effort? Absolutely. We thrive in nature trips like these. This is where we feel most alive. At dahil pabalik na tayo, umakyat kami ng umakyat. Influencer shot ng konti. Tapos walang yung akyat ulit. Yun guys, andito na ulit kami sa jump off point. Maghahabal na ulit kami papunta dun sa tourism office. So tara, sakay ulit tayo ng motor ni Kuya. Okay, dito na lang na Kuya. Salamat, thank you very much. Tapos pananghalian, dumiretso na kami papuntang Imuki Island. Now, may tatlong option dito. Mag-rent ng balsa,
mag-rent ng kayak, o di kaya naman ay maglakad. Pick your poison na lang. Nandito na kami sa Timuki Island. Nag-rent kami ng balsa for $250 para i-tour kami around the island. So, let's check it out. Ang Timuki Island ay tanyag dahil sa kanyang malinaw na tubig at mga unique na rock formations. Sa dulo ay makikita nyo ang ating malawak na West Philippine Sea. Island pala na to, composed siya ng mga maliliit na lagoon. So within the island, may mga lagoon, may mga pools na pwede kayo maligo, pwede nyong, may mga talunan, may malalim, may mababaw. Ayos din. Maikling panahon ng pagstay namin dito ay nakita namin ang ganda ng probinsya ng La Union. She may not have the best beaches. She may not always have the best waves for surfing. Pero gaya ng Baguio, La Union is not a place, but rather a feeling. Kaya kahit ilang beses kaming hingalin sa pag-akyat baba, hindi kami mapapagod makita ang natatago mong ganda. Binusog mo hindi lang ang mga mata namin, pati tiyan na rin, punong-puno ng masasarap mong pagkain. Kaya hanggang sa muli nating pagkikita, maraming salamat, Elio.